panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, bubulan, aaraw. Hindi alam na ano na ito isa pwedeng maging pagkain. Two, one or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign niyan eh, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusap ang pumatay ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Buico at ito ang Mag-agree na tayo. Ngayong araw, kasama ko po ang ating nalubhasang veterinaryo, si Dr. Sosi De Leon. Hi, Doc! Hi, Amy! Hi sa ating mga viewers! Yes! Doc, medyo malungkot ako eh! Bakit? Kasi po eh, ito na yung huling episode natin para sa ating season. Season 1. Malungkot ka kung hindi tayo babalik. Sabihin, last na natin ito, hindi tayo magkita-kita ulit. Ay, hindi naman. Meron tayong season 2. So, alam mo, maraming viewers tayo na ikaw na ano pa ba yung susunod? Gusto naman yung nagre-request kung anong gusto nila eh. Kaya palagay ko, dapat ituloy natin ito. Opo. And Doc, kahapon, parang kahapon ko yata nakakuha yung report, no, tungkol sa views natin. In fairness, hindi tayo nagbo-boost ng ating mga videos, pero padagdag ng padagdag ang ating mga viewers. Ibig sabihin, dumadami po talaga ang naaabot ng ating programa at nagiging interesado sa pagbalik agrikultura. Which is, yun naman yung goal po natin, di ba, Doc? May relasyon kaya dahil pandemya ngayon, nag-iisip sila ng anong additional ay kabubuhay sa agrikultura? May relasyon kaya yung pandemya? Sa nakikita ko po, Doc, yes. Madami po talaga ang nagbalik agrikultura. Kasi nga, di ba, napag-usapan natin last time, doon sa ating episode with Mr. Sampoy, na nagkaroon ng pandemic, pero yung agriculture, hindi siya na-shake eh. Diba? Yes. Hindi katulad ng ibang industriya. So, parang siguro nakita ng mga tao, ay may potential dito at mas malaki yung pwede kong kitain pag bumalik ako sa agriculture. Ganun po siguro ang, sa akin lang ha, personal kong ano yun, opinion. Tama ka, Amy. Pero in the other side, tinignan ko ang growth rate nag-negative. Bagay, sa ibang industriya din naman, ay bagsak din. Siguro sa ibang bansa, dahil may pandemya ganyan, ay lahat ay bumaba. Hopefully, makarecover tayo at ang agricultural sector, sana naman masuportahan ang ating gobyerno. Bakit wala si Sendo ngayon? Hindi ba natin siya kasama ngayon? Naku, Doc, ang ating magaling na engineer, patuloy pong kumaharap sa mga hearing. May mga patawag po kay Sendo. Pero, alam mo naman, ang laban ni Kasendo ay laban po ng ating mga kasamahang magsasaka. Mga magsasaka. Ang mga magsasaka. Tama ba, Amy? Yes po. Ang alam ko ngayon, nagkakwansa sa na parang na sa tariff commission naman, yung katulad ng mga pumapasok ng mga imported, ano magiging taripa, at saan makikinabang sa taripa? Sa general fund ba yan? O direktang yung apektadong sektor ng agrikultura ang makikinabang tulad sa rice tarification? Yes. Dapat kasi, Doc, itong mga tarifa na to ay maklaro. Di ba po? Maklaro. Sino ba talaga yung makikinabang? Nandiyan na kasi, anak ko eh, kung isipin natin, pera-pera po yan. Di ba? Amy, ikaw ang point blank, tatanungin kita. Kung ikaw ang presidente o ikaw ang DA secretary, siyempre, dalawa yan eh. Kikilingan mo ba yung katulad nating nag-advocate na bumalik sa agrikultura? Intindihin mo rin naman yung consumer na ordinaryong Juan de la Cruz, bibili ng produkto na napakamahal o napakamura. Sinong papaboran mo? Naku, Doc, medyo half-hearted tayo, no? Pero siguro sa akin po doon tayo sa gusto natin i-consider yung mga consumer, pero magiging balance lang yan kung yung nagpo-produce kaya pong suplayan lahat. So, yes. Sa akin, ibigay ko muna yung pondo dun sa producer.
Kasi eventually, bababa yan. Once na na-meet na po yung demand. Diba, Doc? It's process kasi yan. Medyo masakit sa umpisa sa consumer, pero once na mabalance yan, pareho po win-win yan. Kasi kung iisipin natin, Doc Tosi, malaki po talaga ang parang malaki yung pinahuli ng ating bansa pagdating po sa agrikultura eh, kumpara sa ibang bansa. Nauhuli talaga tayo. Kaya po nagkakaroon tayo ng problema sa demand. Pero kung bibigyan natin ng tamang priority o bibigyan natin ng tamang benepisyo itong ating mga producer, eh kaya po natin i-meet yung demand, pwede pa tayong mag-export. Diba? Kasi yung lugar natin, eh maganda talagang lugar para sa agrikultura. Alam mo, sa pananalita mong yan, Amy, pwede ka lang spokesperson presidente. Eh, ganun ba? Nako, Dok. Kukuha ko lang naman yung wisdom ko sa inyo. Sa inyo nila, Dok Cora at sa Kaniga Sento. Oo. Halimbawa, may na-interview tayo na nabalitan, jumakpat sa kamatis. Marami ngayon mag-aalaga ng kamatis. Magiging mura ang kamatis. Oh. Di ba? Yes. Oo. Lahat ng produkto pa. Ganun naman, Dok. Oo. Kailangan lang talaga mabigyan ng importansya. Yung agrikultura, sabi nga natin, ang agriculture ang backbone po ng bawat bansa. So, huwag natin didiscredit. Amy, ang Pilipinas ay still an agricultural country. Huwag tayong alal. Yung tama sa akin, hindi ko naman inalis na mag-import. Pero sana, sa tamang taripa, sa walang masamang pagpasok na ginagawang tinatawag na technical smuggling. At sana, pang-buffer lang sa lokal natin na para naman huwag tumaas ang presyo at ang mga consumer makabili. Yes po. Yun lang naman yung hingi natin, di ba, Doc? Pero Doc, ilalayo muna kita sa ganyang klaseng issue. Alam kong si Kasendo ay ang lumalaban dyan ngayon. Tayo po ay pupunta ngayon dito sa... Doc, mahilig ka ba sa bangus? Ano bang putahe ang gusto mo sa bangus? Anong luto? Ay, ako eh, gustong-gusto ko yung kilawing bangus. Pag magpapakilawin ako, sa palengke pa lang, pinasasabi ko na ipa-debone. Ah, pwede pala yun. Boneless. Sandali lang mag-debone. Oo nga. Ngayon ko lang nalaman na pwede pala. Next time po papagawa ko yan, no? Kasi medyo mahirap din talaga magtanggal ng tinik, no? So yung 5 piso, eh pwedeng-pwede na. Kaya mas sa tingin ko, mas safe yung magkano lang yung pa-debone, di ba? Opo, 5 piso, eh pwedeng-pwede na. Makakain ka na ng enjoy mo talaga yung pagkain. Misa kasi nagiging cause pa ng delay, gusto mo yung isubo, eh may tinik pa, di ba? Bakit mo nasabi, sino ba ang guest speaker ba natin ay resource person natin ay sa bangus ba? Yes, Doc Sosi, tama ka dyan. Ang ating pong makakausap ay talagang matagal na sa pagbabangus. Nagsimula po siya 2002 pa lang, Doc, ha? Eh, itong pag-uusap natin na to, eh, continuation to, galing kay Doc Wesley. Yung kay Doc Wesley, inintroduce niya tayo sa bangus. Yan. So, ngayon, ito na tayo. Yung proper management po sa bangusan. Yan. Pag-uusapan natin yan, Doc Sosi, mamaya. Amy, idagdag ko lang, tinanong mo ako kanina anong paborito ko. Isa pa lang paborito ko na bangus ay yung tinapang bangus. Opo, paborito ko din yan. Ako, nakakagutuman na tayo dito. Sa ating mga manonood, abangan niyo po ang aming pagbabalik. Pag-uusapan po natin ng bangus. Ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Nagbabalik po, mag-agree na tayo ngayong araw, Doc Sosi. Meron tayong mga kasama na eksperto po sa pag-aalaga ng bangus. Siya po ay 2002 na nagsimula po sa pagmamanage ng bangus. Siya po si Miss Maricel Ambrosio, ang ating bangus fish farmer. Hello, Ma'am Maricel. Hello, Maricel. Hello, ma'am. Good afternoon. Hello, sir. Good afternoon. Yan. Good afternoon, Miss Maricel. Yeah. Ayun po. Gusto namin malaman mo paano ba yung kami kain ng bangus. Ikaw pala yung grower. Paano yan magsimula maliit hanggang sa lumaki? Paano ba? Yan. Yan ang mga itatanong natin, Amy, no? Yes po. So, yun po yung tanong ni Doc Sosi.
Paano po yung alaga, pag-aalaga ng bangus simula po sa maliit hanggang po sa pagbentahan na? Sa pag-aalaga, okay lang naman, ma'am. So kailangan lang yung mga tao natin, kailangan lang maging masipag siya para mabilis pong lumaki. Kasi kailangan po masipag yung tagapakain po natin ng bangus. Opo. Simula yung size po natin na 3-4, hanggang sa maging 700 grams, 100 grams po. So, kailangan yung tao natin tutok din, ma'am. So, bali makukuha mo siya, ma'am, fingerlings. Simulan po natin sa umpisa. Nakuha natin siya ng fingerlings, tapos ilang buwan bago po tayo maglipat na ng feedings niya? Wala sa fry powder po tayo. Pag 3-4 po yung size ng isda natin, 1 month siyang kakain ng fry powder. Yung parang sino po siya na pig. Tapos after 1 month, kakain naman siya ng pre-starter. After 1 month ulit, starter, then grower, tapos finisher na po. Pagka finisher na, yun, malapit na po siyang i-harvest. Aba, Emmy, para paling, para akala ko sa baboy lang yun, merong pre-starter, starter, yes, grower. Yes, yun din nga, okay. Oh, parang baboy lang din pala sa bangong. Pero ang pagkakaiba, tama ba, Maricel? Same lang po. Opo. Pero may difference yun nga, Dok Sosi. Meron ba pagkakaiba? Meron po. Kasi sa baboy po tayo. Pag sa baboy, di ba, mga 5 months lang natin siya pinapakain. Kasi pag sa bangus po, mas matagal po silang i-harvest. Hanggang 6 to 8 months po tayo. So, sa baboy po kasi, yung parang di ba minsan kailangan natin ng veterinaryo para i-check yung baboy kung may sakit ba o ano. Sa bangus po, walang ganun. So, kailangan mo lang siyang pakainin lang ng pakainin. At saka, kailangan din, meron pong agos sa laot. Kasi kung wala din pong agos, nawawala po ng oxygen, namamatay din po yung bangus natin. Nabanggit mo, Maricel, yung agos, ano? Ibig yes. mo sabihin, hindi siya sa palaistaan nakalagay. Kung hindi, yung ginagawa ninyo ay nasa dagat, meron kayong fishnet, gano'n ba? Meron po, meron po. Nakalagay po sila sa fishnet. Ganong kalayo yung fish cages doon mismo sa shoreline, doon sa Pampang? Ganong kalayo siya? At bakit kinakailang ganong kalayo? Hindi po. Kailangan po talagang malayo siya. Siguro nasa 1 kilometer po siguro ang mula dito sa Pampang hanggang sa Laot po. Kasi kailangan din nasa malalim din po siya. Hindi rin po pwede dito sa malapit kasi mababaw po. Mamamatay din po yung isda. So kailangan nila ng malalim po na dagat. Ma'am, ano po ang sizes? Opo, ano po yung sizes ng cages? Size po, meron kaming 16 by 16 meters. Meron din kaming 18 by 18 po. O ngayon, sinasabi mo kanina na kinakailangan 1 kilometro ang layo magsimula sa Pampang. Ganong kalalim humigit kumulang naman yon? Siguro, sa pwesto sa area po namin, sir, ngayon, kasi di pa po yung tinatawag namin eh, 16 di pa po. Yung lalim po, from sa ilalim po ng dagat. Okay, 16 di pa. Aba, siguro, Amy, mga yung 16 di pa, mga isa kalahating metro yon. Sa kalahating metro. So, hindi siya 16 meters, more than 16 meters. Yeah, medyo mas mahaba-haba sa isang metro yon, sa kalahating metro. Maricel. Ang lalim pala. Ang malalim po. Malalim. Maricel, bakit kinakailangan malalim? Anong dahilan? Anong dahilan? Hindi po, kasi yung net po natin masyado din, malalim din po yung net natin, sir. So, kailangan yung net natin, hindi rin po pwedeng sasayad siya sa ilalim. Kailangan din siya nakalutang din po siya. Ibig mo sabihin, yung net ay magsimula na siyempre may nakaangat ng konti sa tubig yon para hindi tatalon. Hanggang sa ilalim, hanggang ganong kalalim yung net sa ilalim ng dagat? Ganong kalalim? 6 meters naman po. 6 to 7 meters. Simula sa taas po niya hanggang sa... Ibig sabihin, Maricel, 6 na metro. So, sa apat, makalagpas ng 6 na metro, apo, open na yun. Hindi ba lalabas ang bangus mo papunta doon sa kabila? Makakakawala sa tatawid sa kabila sa ilalim? Hindi naman po, kasi wala naman pong putas yung net natin.
Wala naman pong butas yung net natin. So may mga diver po tayo na everyday nagsisek po. Sabi mo, yung net ay nasa ibabaw. Tama ba? Medyo nakaakat ng konti sa ibabaw para hindi tatalon yung bangos. 6 meters sa mga tuwid, eh malalim yung dagat. E di, sagad ba yung net doon sa sa putik sa ilalim o hindi? Hindi po. Nakalutang lang po siya. Yung fish cages po kasi natin, sir, round siya, round. Okay. Round. Bilog. Ano ba yun? Round po bilog, siya. Bilog. Tapos doon po siya, opo, round siya, bilog siya. Tapos yung net po natin, bilog din siya, bilog din po na nakatali po sa fish cages. So yung bilog niya hanggang sa ilalim po, 6 meters po siya, ang lalim. Meron yung fish net, yung fish net, may puwit na net din, may puwit na net, sarado. Ganun pa ngayon. Okay. Apo. Bilog okay, din, okay. Sinawa si Manong bilog po siya, bilog din po siya. Apo. Okay. Nakikita mo, Amy, yung pantakip ng sa ulam natin, yung plastic na para wag langawin. Yes, sir. Kaya lang, malakihan yun na net din, Amy. Yun. Oh. Tama, kaya hindi Marzen talaga palabas yung isda. Oo, nagkaintindihan na tayo. Nagkaintindihan na. Opo. Yan. Ayan. Galing tayo dito sa fish cages. Anong materials po ba ang ginagamit para dito sa mga fish cages, ma'am? Mga PVC po siya, ma'am. Mga plastic PVC. Plastic PVC. Opo. So yung net na tumampinong-pino to, wala to yung may mga butas-butas na sinasabi nila. Pinong-pino. Hindi, meron ma'am. May mga butas yan ma'am. May mga sizes din ng butas. Oh. Simula fry hanggang finisher po yung kinakain nila. Kasi hindi rin pwedeng maliit na butas kasi hindi sila makasagap ng oxygen. So yun yung cost ng paghina nila. Mamamatay po sila pagkagawa. Speaking po of mamamatay, ano-ano po ba yung iba pang causes po ng mortality ng bangus? May mga sakit po ba na nakukuha yung bangus or nagkakos po ng stress, gano'n? Minsan ma'am, minsan pag walang agos, yan ang isang cause ng pagpatay ng bangus. Minsan, pag mainit tapos biglang umulan, yun po din isang cause pa. Di ba minsan ma'am, yung klima natin, minsan sobrang init, tapos sa hapon, uulan siya. Yun. Pwede bang ipaliwanag mo? Sasabihin ko lang baka napasma, mainit, biglang umulan. Pero, ano talaga ang dahilan? Mainit, biglang umulan. Hindi, kasi po, minsan kasi yung tubig siya, pagka umulan po kasi lumalabo po kasi siya eh. Kaya yun siguro, kasi ang bangus po natin, lalo na pag finger rinse, kailangan po nasa malinis po sila. Yung Maricel, may sinasabi ka na yung tubig eh, yung quality ng tubig. Anong salinity niya? Tinitingnan niyo ba yung pH niya? At saka, ibang pasilan niyo? Yung salinity po ng tubig, kailangan, halimbawa, kasi dito sa Swal, ang salinity po kasi dito is nasa 13. So, tapos, pag bumili po tayo ng fingerling, kailangan na 25 din po yung fish pan na pagkukuhanan natin ng fingerling, yung salinity niya. Kasi kung nasa 10 lang po siya, nasa 10, mamamatay po yung isda po natin. Oh, may ganun pala yung doksosi? Oo. Malaki ang kwan niya na, Amy, yung salinity. Brought out na meron akong isang kaibigan na medyo malakas ang loob. Diyan din, sa may bandang Zambales. Nag-import pa siya ng yung malalaking parang bangus na malaki, imported yata sa ang bansa. Namatay din dahil doon sa salinity. Hindi tama eh. Opo. Nabanggit mo na binid ang fingerlings na binababa niyo dyan sa fish pan ay mga 3/4 ang laki. Saan kayo bumibili at saka lagi bang available yan? Dito po kami bumibili sa Alaminos din po, sir, sa Pangasinan. At saka, marami naman po kasing may mga fish pan sa Alaminos. So, lagi pong available yung 3/4 na size po. Magkano po ang presyo, ma'am? Ang presyo ng, ano ngayon, yung fingerling? Yes po. Nasa 230 po kasi ngayon ang fingerling po natin.
2 pesos and 30 centavos. Nabanggit mo yan na to sa ngayon, sabi mo sa ngayon, 2 pesos and 30 centavos. Bakit? May naglalaro ba yan? O pirmis ang presyo? O magkano pinakamura, magkano pinakamahal na fingerlings? Kasi ngayon, sir, mag-start tayo ng November, basta yung taglamig na po, November, December, January, February. Ito yung pinakamahirap na magpalaki ng fingerlings, kaya may kumahal siya. Pero pagdating na po ng mga March, April, mga May, ganun tag-araw na po, madaling lumaki yung price. So, mas mura na siya. Nakukuha natin ng 1.70, 1.80, mga ganun po. Maricel, binibilang niyo yung finger price, di ba? Fingerlings. Paano binibilang ba yan? Paano binibilang? Paano kayo nagbabayaran? Paano masasabing ganun karami yung nabili mo? Meron po kaming takalan, sir. Yung parang takalan siya na plastic na may mga butas po. So, bibilangin namin kung ilang takal, tapos bubunot kami ng isang takal, yun po yung bibilangin namin. Doon po kami magbe-base ng bilang po ng fingerling. Per takal. So, Maricel, per takal. Maricel, parang tsambahan lang. Nag-actual ba kayo na gano'n niya ang halaga o sino kadalasan lamang? Minsan kung magaling yung panakal ng supplier ng fingerlings, mas lamang sila. Pero kung kami naman, nakakabunot kami ng yung konti yung natakal niya, mas lamang po kami. Ganun lang po. So wala palang definite na tsamba. Parang tama ka nga, Doc Sosie, parang tsambahan. Tapos takal. Oo. Opo, kung makita ko na konti yung laman ng isang takal, yun, bubunutin ko siya. Yun yung ipapabilang ko. So, magbe-base na kami doon. Oh. Ma'am, kanina nabanggit mo na yung buwan ng November, December at January, mahirap magpalaki ng mga fingerlings. Right. Paano? Malamig po kasi pagka malamig po, hindi po masyadong nakakalaki yung fingerlings po. Basically, nabanggit naman doon sa mga kausap natin si Dr. Sino nga ito? Wesley. Oo, yung ating suki si Dr. Wesley, na pag talagang taglamig ay mahirap mag-produce. Mahirap pag ang reproduction nila hindi sila very active. Oo. Narinig ko nga din doon kay Dr. Wesley, lagyan ng heater eh. Kasi iniisip ko, paano lalagyan ng heater kung nasa dagat. Yun yung ipa-follow up ko kay Miss Maricel eh, kung ano yung pwede nilang gawin dahil dito sa malamig na panahon nga para makabawi. Ano po yung mga, dahil syempre panahon yan, hindi naman natin kontrolado, meron ba tayong ginagawa na remedy para po hindi bumagal yung paglaki ng ating mga bangus? Wala po ma'am talaga. Talagang antayin talaga natin na mag-summer. Kasi pag summer naman na siya, pag mainit, mas mabilis naman na siyang lumaki. So, nakakabawi naman kayo? Nakakabawi naman sa summer. Kaya pagka ganitong taglamig, wala po tayong magagawa talaga kasi siyempre panahon na po talaga natin to eh. So, kailangan natin antayin. Ganun po, ma'am. Ibig sabihin, Maricel, umahasa lang tayo. Kasi sabihan nga, Amy, sa ating programa, umulan, umaraw. So, umahasa lang kayo sa init, lamig, araw, ulan. Ganon lang ang nangyayari sa inyo? Asa lang sa ganon? Wala kayong control? Wala kaming control sa lamig, sir. Talagang ito na eh. Di ba parang sa mga din po, sa mga farmers din po sa bukid, di ba minsan pag wala silang irrigation, so aasa lang din sila sa tubig ulan, parang ganun din po tayo. Okay. Oo. Ngayon, dahil sinasabi mo parang asa lang tayo sa panahon, sa tagal ninyo na nag-aalaga ng bangus, ilang beses sa loob ng isang taon kayo nag-harvest at sa loob ng isang taon, lamang ba ang kita o mas madalas ang lugi? Mas lamang naman po ang kita. Yun. Kasi minsan po, di ba pagka nag-charge kami ng March, halimbawa,
tag-araw na yon, mas mapapadali po yung harvest namin. So, mga 6 months, pwede na po kami mag-harvest. So, after ng harvest, pwede na naman po kami maglagay. So, mapapadali na naman po yung paglaki nila. May stop lang po yung medyo madidelay lang yung laki nila in the month of November, December, mga ganun po. Hanggang mga January, February, no? Ngayon, ibig sabihin, nakakadalawang harvest lang ba kayo? Maricel, nakakadalawang harvest o nakakatatlong harvest kayo sa loob ng isang taon? Dalawa lang po. Minsan, isa, ganun po. Depende rin kasi sa demand ng market. Kung halimbawa, ang mabenta po is nasa 600 grams, mga ganun po. Hinaga-harvest na kami, pero minsan ang demand nila is nasa 800. Antay namin lumaki yung 800, parang ganun po. Miss Maricel, bago po tayo mag-break, ipanan ko po itong tanong, no? Pagkano na po pa ang presyuhan ng bangus ngayon? Yan. Pag-usapan po natin, total nasa harvest na tayo. Tingnan natin kung magkano na ang ating pwedeng kitain, Doc Sosie. Sa pagbabalik po yan, na, mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Babalik po, mag-agree na tayo. Miss Maricel, kanina po, tinanong ko sa inyo, magkano na po ba ang bentahan ng bangus ngayon? Ngayon po, siguro nasa 130, 140 po, na sa Malabon na botas po ngayon. Sa consignation po. Per kilo po ba to? Per kilo ang ano? Per kilo. Benta? Per kilo po, ma'am. Yes po. Average of 130, 140 po. 130, 140 pesos, 130, 140 pesos per po. Kilo, diba? Yes, pero, yes diba, po. Sa bisyahan po yan, sir, sa 500 grammers po yan. Sa 500 grams. So, pag mas mataas pa yung, alimbawa, yung isda mo is nasa 550 grams, ganun. Tataas po siya ng 20 piso. Yun. Mas lumalaki. Mas lumalaki. Opo, mas lumataas po siya. Opo. Basta nag-a-average lang po tayo ng 500 grams. Yun po. Naka-steady po tayo sa 130, 140 pesos po per kilo. Ay, may singit ko lang. Alam mo bang ang nagpalaki rin sa akin ay isda? Dahil sabi ko sa iyo, ang nanay ko ay bumibili sa... Nabanggit niya kanina sa Malabon na botas sa consignation. Tanong ko kay Maricel. Maricel, nasa banyera yan eh. Nasa malaking banyera yan eh, di ba? Una rin, 2009. Kung ano-ano mga pangalan ng banyera. Yan ba may banyera o kinikilo pa yung banyera? Ano po, per banyera po yan, Doc. Pero kinakaltas, binabawas po natin yung kilo ng banyera. Halimbawa, 30 kilos po yung isda, kasama po yung banyera. Ililes po natin yung 4 kilos. So, ang net niya, yes. 26 kilos lang po. Yun po. Pero, alam mo ba na, minsan yung banyera, eksakto lang ang level sa lobby ng banyera, pero minsan, medyo nakaumbok. May relasyon yun eh, sa bentahan eh, di ba? Ngayon, pag itatransport nyo, magsimula dyan sa Sual, itatransport nyo yan, ano? Anong sasakyan ang ginagamit nyo? Tsaka, naglalagay kayo ng yelo? Paano? O pagdating na dito? May yelo po yan, sir. May yelo. Tapos, nilalagay namin sa banyera. Tapos, ang sasakyan po natin, sir, 10-wheeler truck po na close van. Para po pagdating sa Malabon, fresh pa siya. Bailan po. Bailan. Opo, bailan po. Doc, gusto kong balikan yung ano eh, yung proseso ko paano mag-harvest. Ito po ba ay naka-net? Talagang bulto-bulto pagka kinuha natin? Tapos ibabangka? Tama po ba ako? Paano po proseso? Ano, nilalagay, ano, sinasalok din yun, ma'am. Kasi hindi natin pwedeng i-harvest ng buong isang cage. Kasi marami pong laman. So, halimbawa, kung 10 tons lang i-harvest natin or 12 tons, sinasalok lang po yun ng mga harvester. Paano tapos po yung nilalagay ng... po yung ginagamit pansalok? Yung bilog din siya, ma'am. Round din siya. Tapos meron siyang hawakan na parang kutsara. Sasalukin lang po siya para makuha yung mga isda po. Isang salok, ma'am, ilang isda ang nasa loob noon? Siguro ma'am, sa isang salok siguro mga 30 kilos po siguro ma'am. Ang kaya. Wow! Ang bigat na lang ito! Ang sarap manood yan, Amy! Ang sarap manood yan, Amy! Ang sarap manood yan, Amy! Ang sarap manood yan, Amy!
Kasi ano siya eh, yung parang kutsara niya, may net po kasi siya, ma'am. May net siya. So yung mga isda, papasok dun sa salok. Parang ganyan. Gaano katagal mag-harvest po? Pagka maabot ba kayo sa buong araw na harvest time po? Hindi. Pagka mga 10 tons lang ang harvest namin, nasa 3 hours lang kami, okay na po eh. Tapos na ang harvest namin. Oh, 10 tons ha? Ang ang bigat nun dok ha? 3 hours lang? Eh, may ibig sabihin nun, sa labi ng tatlong oras, milyonarya ka na. Oo, oh, yan si Miss Maring Sule. Milyonarya na yung mga bossing. Wag ka galing po sa fish cage, ibabang ka. Ano po ma'am, bali sa balsa po siya ma'am, tapos may kahon po siya, may kahon. Doon namin ilalagay yung isda na may ice po. Ah, okay. Tapos ibabanyera, tama ba? Doon tama opo, na ba yung proseso? Apo, oh. Ibabanyera po namin ma'am. Saka ilalagay doon sa truck. Opo, isasakay na. Kasama na yung yelo. Ganun po, para ikamada na lang nila ng maigi sa truck po. Pag kinamada ba per banyera? Oo. Kakamada din po, ma'am. Oo. Oh, akala ko po nililipat pa sa parang cooler. Hindi ma'am, banyera po. Oo, oh, banyera. Ngayon daw, Dok Sosie, ay harvest season. Kaya si Miss Maricel, ayan, tuloy-tuloy, nagpapa-harvest kasi siya. Nagbibilang ng pera yan, nagbibilang ng pera. Ano yung harvest ako ngayon? Nagpapa-harvest siya ngayon. Maganda ka, kung makukuha na ng video yung pagpapa-harvest, Miss Maricel. Mamaya, send mo sa akin ha. Yung Maricel, magsimula sa swal, dadalhin nyo sa Malabo na Botas sa konsignasyon. Pagka nabenta doon, paano kasi kaskas yan eh. Paano kayo binabayaran? Ini-issue kayo ng cheque o inuuwi noong driver ng truck yung pera mismo? Ini-issue na lang po ng cheque, tapos dinideposit na lang po sa account. Kasi iwas po aberya tayo, lalo na pagka sa mga driver po kasi pagdadalhin nila yung cash or cheque, baka mamaya manakaw pa, ganun po. Ngayon, dito pa sa, kasi nung bata pa ako, nung bata pa ako, mga 10 years old noon, ano, masama ako sa nanay ko, madaling araw, binubulong yun eh. Ang bidding, binubulong. Ganun pa ba ngayon, Amy? Sorry, Maricel. Bulong system pa rin, highest bidder. Pag dinala niyo sa consignation, ibababayan, paano ang bilihan? Bulong system or isa-isa na lang kinakausap na ito ang presyo? Isa lang po ang kinakausap. Yung may-ari ng consignation, tama ba? Apo. O ngayon, si consignation naman, paano naman bibili ng mga trader? By bulong system, bidding? Or paano niya binibenta naman sa mga trader? Bulungan na lang. Kasi may mga suki na po sila, bulungan na lang po ang bentahan nila. So, bahala na po sila. Basta kami po, ibabagsak namin dun sa consignation. Halimbawa, sa St. Joseph, ibabagsak na po namin lahat dun. So, bahala na po siya. Ma'am, yung sinabi mo kanina na per order na po yung sa inyo, no? Tapos, meron yan na 500. Mm-hmm. Yung sa size nung bangus, tama? Opo. Ano na po yun? Assorted na po yun. May 600, may 500, may 650, mga ganun na po. Basta isang assorted na po yun na size. Pero na po yun. Halimbawa, sa isang banyera, ma'am, 500 grammers lahat yon. Sa isang banyera, 600 grams lahat yon. May mga sizes po tayo. Iisip ko kasi per sizes nga. So, sabi mo naman ngayon, assorted. So, kung ako yung bibili, paano magiging presyo nun? Dahil iba-ibang size. Kasi nakabanyera kasi siya, ma'am. Nakabanyera siya. So, yung ibabagsak namin doon, meron 600, may 700, may 800, mga ganun po, ma'am. So, depende kung anong gusto mong size. Meron namang 550, mga ganun po. Ah, okay. So, yung bibili na yung bahala. Yes po, Dok. Na-estimate na nila yun. Sa tagal nila sa industriya, yung ibabalong ng banyera, alam na nila na maliit yun. Alam na nila kung sariwa yun. Alam na nila kung medyo bilasana yan. Tama ba, Maricel? Yeah, tama po. Paano malalaman kung bilasana?
Oo, di ba usually naman tinitingnan natin yung hasang. Kung pula pa yung hasang niya, ibig sabihin sariwa pa siya. Pero pag puti na, ano na, bilasa na. Sa mata, Maricel, sa mata makikita rin, di ba? Hindi ko po alam sa mata eh. Kasi minsan meron din, kasi mostly sa amin po talagang hasang po talaga ang tinitignan. Sa mata? Hasang po, hasang. Hasang. Hindi opo, sa mata. Sa mata po kasi hindi po sa mata. Sa hasang po tayo okay. Dok. Bibili po tayo ng isda, kailangan tignan natin yung hasang. Kung pula pa siya, alam mo, Amy, sa deep fishing naman, Amy, sa deep fishing, yung mga galunggong, tamban, sinilyase, iba naman. Yung satya naman. Yung nanay ko, ipapasok niya lang yung isang kamay niya. Alam niya na mahinang klase na yung isda. Sa tagal nila sa industriya. Oo. Naisip ko, ano kaya yung naramdaman ng nanay mo para malaman niya na hindi okay yung isda? Ganon din sa bangos, sa Maricel, tama ba? Firm, medyo matigas, at hindi malabo. Tama ba, Maricel? Minsan din po sa laman, opo. Hindi kasi, meron din po kasi sariwa, sir, na malambot. Meron din sariwa na matigas, parang ganon. Pero Ma'am Maricel, ilang oras ba bago maging bilasa ang isda? Kung may yelo naman siya, ma'am, nagtatagal naman siya ng 2 days. Kung may yelo siya. Pero kung walang yelo, siguro mga 8 hours, ano na yun eh, bilasa na po eh. Pag walang yelo po. Pero kung mga may yelo naman po, tumatagal naman siya yung pagkasariwa niya ng 2 days. Tatanungin ko sana si Miss Maricel kung magkano yung pwedeng puhunan para dito sa bangus. Pero parang hindi niya ako sasagot. Tosi. Bakit? Alam niya yan. Pasanta ka ng milyones, ma'am. Ibig sabihin, Maricel, ibig sabihin, hindi pwede yung ako isang OFW. Ako ay isang driver ng Victory Liner na nakuha ko separation ko. Ay papasok ako sa ganyan. Hindi pwede. Pwede naman po. Basta, ano po, kung medyo konti po yung puhunan natin, so wag po tayong magbili ng PVC muna. Mag-umpisa muna tayo sa GI pipe. Pwede naman po yun. Medyo mas mura po yung capital. Pag sa mga... Amy, itong tatanong ko. Di nasa Sual kayo, nasa dagat kayo. Hindi naman sa inyo yung dagat eh. Nagbabayad ba kayo sa gobyerno ng paglalagay ng peace cages? O kahit yes, sino ba pwede maglagay? Kasi ako, halimbawa, maliit lang ako. Gusto ko maglagay lang na maliit. Pwede ba yun o hindi? Ay, hindi po. Kailangan po nating kumonsulta sa munisipyo po ng Sual. Kung dito po tayo mag-i-invest. May bayad din po tayo. Per cage po ang bayad. Per cage. Yes. Depende po din po yan sa sizes ng cage. Tama ba ako, ma'am? Hindi naman po, ma'am. Basta isang unit, isang price lang. Maricel, dahil sinabi mo, mahingi kayo ng permit, lahat ng mga papeles, at siyempre magbabayad kayo sa munisipyo, ano yung tauna ng bayad? Medyo, tsaka humigit ko mo lang, magkano ibinabayad sa laki ng lupa? ng peace cage. medyo malaki po kasi yung binabayaran nating rental po dito. okay. Sa ano na lang po, parang magkaroon lang tayo ng idea. Halimbawa, isang cage lang po. Magkano po 'yon? Hindi yung lahat, alam ko marami kang cage, Ma'am Maricel. Ang per unit po natin dito sa permit natin dito sa munisipyo, 12,000. Annual yon, annual payment, annual, isang taon. Yes po. Hindi din masama do. Okay. Pang isang taon, para ka nagbayad din 1,000 isang buwan. Yes, ma'am. Okay. Maricel, tatanong ko, dahil sinabi mo, humigit mo lang 1,000 isang buwan. Gusto ko halimbawa, mayaman naman ako o baliktad, mahirap ako. Pwede bang palakihan dahil kaya ko naman magbayad? May limit po tayo, sir. May limit po.
sa isang corporation po, nasa 50 cages lang po siya. Pag single proprietor naman po, nasa 16 cages lang po. Ah, okay, okay. Sige. So, yun pala. Eh, mga, ano yan, ah, medyo mga technical na itong pinag-uusapan natin, hindi lang doon sa management, pati itong mga papeles na pinag-uusapan natin dito. Pero kasi, dapat kung malaman yan, lalo na kung gusto magsimula, yan yung mga bagay na importante. Opo. So, meron din ba yung, ano, mga DENR? Kasi dagat yung ginagamit natin, name. Ay, yes pa, ano, meron. Meron kaming ECC. Kumuha din po kami ng ECC. Opo. In-apply nyo din? In-apply din namin, ma'am. Kailangan po natin yun. Kasi kung wala kang ECC, hindi ka rin nila papayagan ng B5 na magtayo ka ng 5 stages yan. So, kailangan kumpleto yes, siya. Opo. Illegal yung mga walang ganun. Pwedeng hulihin, no? Yes, yes po. May water pollution permit sila eh. Okay. Opo. Yun nga, kasi di ba yung naglalagay tayo, wala kayong alternative na pagkain. Puro feeds tayo. Opo, opo ma'am. Puro feeds po. Hindi ba mas malaki yung gastos pagka puro feeds? Kasi mas malaki naman, ay mas mabilis naman silang lumaki kasi ma'am pag feeds. Kasi nag-try kami dati, mga tinapay, di ba sa karamihan dati sa mga fish pan, mga tinapay, yung mga sirang mga tinapay, yun yung pinapakain natin. So, mahirap silang lumaki, matagal. Mabagal ang paglaki nila. Hindi, pag sa feed kasi, mas mabilis po. Tama yun. Pag yung, kasi yung tinapay, nadadasan yan sa mga palaistaan, yung sa mga, okay. Sa may lower part, no? Pag yung tinapay na matitigas na, yun ang binibili ng mga fish farmer eh. Sa kanila ngayon, yung floating feeds, di ba? Floating pellet, tama ba, Maricel? Halo po kami. May floating feeds po kami, may sinker po kami. Ma'am Maricel, di ba pwedeng fry na agad yung simulan ko na alagaan? Kailangan ba dumaan talaga ako sa fingerlings? Sa fry po kasi, lalabas po dun sa net yung isda po natin. So, kailangan talaga fingerlings tayo mag-start. Kasi pag sa fry, karamihan talaga pinapalaki lang po sa mga fish pan. Okay. Maricel, dahil nagsimula tayo sa fingerlings, hanggang sa harvestin siya, ilang kilo at saka magkano ang nagiging gastos mo sa bawat bangot? Sumigit kumulang. Depende rin po sa mortality kasi yan, sir. Pagka yung katulad nga ng sinabi ko kanina, pagka magaling yung tagapakain mo, maalaga siya, so less mortality po tayo. Pero yung tagapakain mo is balasubas, hindi inaalagaan yung bangus niya, mas maraming mortality. So mas konti po yung na-harvest natin. Parang ganun. Kasi minsan meron kasi hindi naman natin nakikita yung mga tagapakain natin kung tama ba yung kung paano sila magpakain. Yung minsan kasi binubuhos na lang, parang ganun po, kasi tinatamad. Di ba, nagsasahod naman kami, ganun po. Kaya kung magaling yung tagapakain po, mas po konti po yung namamatay. So mas marami po siyang ma-harvest. Halimbawa, sa 50,000 po, nakakakuha po kami ng 32 tons. Parang mga ganun. Umigit ko mo, kalaki ang nauubos hanggang sa simula ng nilagyan hanggang sa anihin. Ano, feed po ba? Kung ilang bags? Okay. Nasa 4,000 plus po. Opo, nasa 4,000 bags po. 4,000 kilos? 4,000 kilos? 4,000 bags po. Hindi po. 4,000 bags, 25 kilos ang isang sako. 4,000 bags na 25 kilos. Sa ilang isda yon? Sa ilang bangus yun? Nasa 50,000 pieces po. 50,000 po. Yun. Okay. Tuloy-tuloy po yung pakain, no? Tuloy-tuloy? Well, opo, tuloy-tuloy siya. Hindi katulad ng baboy na umaga, tanghali, gabi, ganun, hindi po. Ito po, oras-oras po talaga, hinahagisan mo siya ng pagkain. Oo. Oh. Kaya matataba itong mga bangus ni Ms. Maricel. Opo, ma'am. Kasi madadayot sila pagka hindi mo siya pinakain. Oo. Oh.
Tapos po ba, required na mataba? Kasi yung iba, meron sila sinasabi na pagka masyadong mataba yung skit, yung isla, hindi naman din maganda. Pero sa bangus po ba, required na mataba ang bangus? Yes, tama po. Kailangan talaga mataba yung bangus mo. Pero siyempre, hindi natin maiwasan, ma'am, na may maliit, may payat, may mataba, ganun po. Hmm. Ma'am, kanina nabanggit mo sa akin, meron kang mga divers. Ano po ang Opo. Role ng mga divers diyan sa inyong palaisdaan? Bali, sinecheck nila yung net, ma'am. Tapos, sinisisid din nila yung mga... Everyday silang nagsisisid kasi para makita natin kung may mga patay sa ilalim ng net. Ganun po. Tapos, sinecheck nila kung may butas yung net. Everyday po yan. Para iwas din po pagka, siyempre, pag may butas po, makakawala sila. Hmm. So, kailangan talaga, may diver po talaga. Opo. Ito eh, medyo naisip ko lang. Wala po bang pating dyan? Wala ka, barakuda meron. Barakuda. Ano po yung barakuda? Hindi ko po alam. Yun? Ano po yung barakuda? Yung... Parang maliit siya sa pati. Hindi naman. Ano, para ano, malaki yung bunganga niya tapos yung ngipin niya. Parang pating din siya. Pero hindi naman pating. Basta Opo. Ang tawag natin yung barakuda. Barakuda. Kinakain niya ba yung mga Pero bangus non. Din yun? Nakakain ng bangus yun eh. Bali parang yun na rin isang peste dyan sa inyo, ma'am, no? Oh, yes, ma'am. Pero, nakukuha naman siya agad. Pagka, kasi pag kaya niyang butasin kasi yung ano natin, ma'am, yung net. Opo. Kaya niyang butasin yun. Tapos, lumalaban kasi siya sa tao. Ayun yung isang problema dito. Pero bihira naman yun, ma'am. Hindi naman lang. Opo. Ma'am Maricel, na-enjoy ko yung pakikipag-usap sa'yo. Maricel, dahil bihira. Maricel, pwera sa barakuda. Anong pwera sa barakuda? Pwede doon sa tamad yung tao mo o hindi siya masipag. Ano pa ang ikalulugi ng isang fish farmer ng bangus? Pag nag-fish kill po tayo, Doc. Fish kill. Kasi hindi talaga natin iwasan na yan. Yes po. Yun po ang isang problema. Pero dito sa amin po, madalam naman. Dahil maganda ang current dyan at saka sariwa at ang tubig, mababa lang ang nagkaka-fish kill dahil mababa ang oxygen level. Tama ba? Ng tubig? Oxygen. Yes po. Tama po, Doc. Tama po. Oo. Ma'am Maricel, bago po tayo magtapos, meron ka bang mga paalala sa ating mga kasamahang magsasaka na gusto din pumasok po sa pagbabangos? Kayo, ma'am, kung gusto nyong magbangos, ang kitaan, okay naman siya. Marami pa namang open dito sa Sual, Pangasinan. Ayan, kung gusto nyong mag-try, ma'am, pwede kayong bumisita po dito sa amin. Yeah. Lang maraming salamat po, Ma'am Maricel. Talaga nakikita ko eh, yung taon na parang nilaan mo talaga para dyan. 2000 ko ka pa nagsimula, di ba? Yes, ma'am. Opo, nakikita ko na napaka-expert mo. Kada tanong namin ni Doc Sosie, meron ko sagot agad. Alam na din po. Based experience eh, no? Kung may puhunan lang tayo, ma'am, pwede tayong mag-umpisa din. Kaso wala eh. Pero maganda naman po ang ano, para maganda naman ang swelduhan, ma'am eh. Dahil ikaw ay sanay sa bangos, tanong ko sa'yo, ano ang paborito mong luto ng bangos? Tuwon! Oh, Maricel? Inihaw, yan ang masarap. At saka kilawin. Napakasarap ng kilawin bangos. Yes. Napakasarap po din bangos. Ang paborito ko po kasi Doc Sinigang. Try nyo, ma'am, yung silawin na bangos. Sige po. Ma'am Maricel, padala nyo lang po ako. Tatanggapin ko naman. Sige, ma'am. Send mo yung address mo, ma'am. Parang lang kita. Sana susunod ay makapunta kami ni Doc Sosie dyan. Tapos harvest season, Doc, para makita natin yung mga isda sa susunod. Sige po. Thank you, para matikman yung isang bangus. Okay, sige po, ma'am. Salamat. Ayan,
And Doc Sophie, thank you din po sa pagsama. Yes, okay. Sa ating mga manonood, I hope po na na-enjoy nyo din po ang aming kwentuhan. Ang dami pong mga bagong learnings tungkol sa pag-aalaga ng bangus. Doc, ito ay ating huling episode para sa season 1. Ganun ba? Pero babalik ulit tayo, Emi. Babalik ulit tayo. Yes, okay. Ating mga manonood, ito po ay pansamantalang paghiwa-hiwalay. Pero asahan nyo kami dahil ngayon ay pinaproseso na namin ang aming season 2. Okay. At ang panay na, Doc, meron tayong bagong title para sa ating season 2. Ito po ay Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Para masubaybayan nila. Okay. Yes, Doc. Sa ating mga manonood, pansamantala po tayo maghiwa-hiwalay. Pero makikita-kita po tayo sa mga susunod na araw para sa Agree Ako Dyan. Yan, tandaan niyo po ang ating bagong title, Agree Ako Dyan. Agree Ito, Ako si Dyan. Si Pauline ay makakasama natin. Yes, Doc, magkakasama pa rin tayo. So sa ating mga manonood, ito po ang mag-agree na tayo. Makita-kita po tayo sa susunod. Agree Ako Dyan, abangan nyo, at ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo.